isa sa mga malungkot na pangyayari sa kanino man ang mawala ng isang mahal sa buhay, kakilala o kaibigan. Ngunit alam niyo bang may mga lugar sa mundo na iba ang kanilang pananaw, paniniwala sa mga yumaong tao? Ang iba dito ay ginagamit na pampaswerte at proteksyon ang mga pamahiin nila sa patay. Pamahiin, kultura sa patay. Bali. Isa ang Bali sa Southeast Asia na pinakasikat at puntahan ng mga turista. Dahil sa taglay na ganda ng lugar na ito na malapit sa kalikasan, talaga nga namang Instagrammable kung tawagin. Ngunit alam nyo ba ang mga tao dito ay may mga pamahiin o kultura kung saan naniniwala sila sa kapangyarihan ng kalikasan at espiritong bumubuo dito? Naniniwala ang mga Balinese na ang kanilang mga ancestor o mga ninuno ay siyang tagapagbantay ng kalikasan at ang mga goddesses na kanilang sinasamba. Hinduism ang pangunahing paniniwala ng mga Balinese. Isa sa mga importanteng okasyon na sineselebrate nila ay ang tinatawag na galungan. Ito ay kanilang pamahiin at paniniwala sa mga yumaong taong kabilang na ang kanilang mga ninuno o ancestor sa pagbabalik. Holiday ito sa kanila at sineselebrate ito ng 10 days, kung saan malapyesta ang pagdiriwang. Pati ang mga kalsada at kanto ay may mga banderitas. Ang bawat tahanan ay nagluluto ng mga masasarap na pagkain at nagsasalo-salo. May mga parade din sila sa mga araw ng selebrasyon kung saan ang kanilang mga katutubong kasuotan ang kadalasang makikitang suot-suot. Nililinis ng maayos ang tahanan dahil sa paniniwalang nagbabalik ang mga kaluluwa ng kanilang yumaong kamag-anak at nag-e-stay ng 10 araw sa kanilang bahay para bumisita. Puno ng saya ang mga tao sa kanilang pagdiriwang ng galungan dahil naniniwala sila na katawan lamang ang nawala at patuloy na nabubuhay sa kalikasan ang kanilang mga yumaong kakilala. Ang mga ganitong practice o kultura ay maihahalin tulad sa bansa natin. Pilipinas. Isang tribo sa Pilipinas ang may tradisyon o pamahiin sa patay, kung saan makalipas ang 1 taon ng pagkakalibing ng kanilang yumaong kamag-anak ay huhukayin nila itong muli. Kutbot ang karaniwang tawag nila sa tradisyon na ito. Kadalasan hindi nila inililibing sa sementeryo ang yumaong tao kundi sa isang kabundukan hinihimlay. At pagkalipas ng 1 taon muli nila itong huhukayin at aayusin ang mga buto. Ihuhugis na parang nakaupo na buhay na 1 tao. Bibihisan at isasama sa 1 selebrasyon, gaya ng pagkakatay ng hayop, paghahanda ng mga pagkain at pagsayaw ng kanilang katutubong sayaw. Dadamitan nila ito ng kanilang tribe clothes kasama ng mga bagay na paborito ng yumao. Tsaka naman nila ihahatid sa 1 kuweba, hindi para ilibing kundi para ilagay doon at itago. Dahil sa paniniwala nila na ang mga kuweba ay sagradong tahanan ng kanilang mga yumaong kamag-anak. Ang hindi pagsunod sa habilin ng yumao na kutkutin ay magdudulot sa kanila ng problema, kamalasan o sakit, kaya na ipapasa ang ritual o pamahiin na ito sa kanilang henerasyon o sa miyembro ng kanilang tribo. May mga tradisyon o pamahiin din sa patay kung saan isusulat mo ang iyong kahilingan sa 1 puting papel at isasama mo ito sa kanyang kabaong at ito ay matutupad kung papatakan mo ng 3 patak ng dugo ang papel na sinulatan mo. 3 beses mong sasabihin ang iyong kahilingan na isinulat sa 12:00 ng gabi sa mismong puntod o pinaglibingan ng taong yon sa 3rd araw ng kanyang pagkalibing. Kailangan ng lakas ng loob at lahat ng naisulat mo na kahilingan ay matutupad. Ano mang kultura, paniniwala o pamahiin na meron ang 1 tao, dapat ay matuto tayong igalang ito. Lalo na't kung hindi naman ito nagdudulot ng anumang panganib sa'yo o sa ibang tao. Matuto tayong rumespeto at pahalagahan ang bawat kaalaman na mula pa sa mga ninuno ng bawat tribo o lugar, hindi lamang sa ating bansa, kundi sa buong mundo.